my side here on stage at the University of Santo Tomas are 9 out of the 10 presidential candidates. At syempre, nagpapasalamat kami sa mga kandidato na nagpakita ngayong gabi. Gabi na. Ang tanong po natin, it's a general question to everyone. How important are presidential debates? Kaliodi, kayo po. Aba, eh, napaka-importante nito. Dapat nandito yung isang kasama namin. Bakit di pumunta dito? importante ito para malaman sana at masabi kung ano yung pangaprograma. Malaman ng bansa, ng ating mga botante, kung ano yung plataforma. At katulad sa amin, ay importanteng malaman na kami ay may plataforma ni Walden, ni Walden Bello, na dapat i-reorganize natin yung programa sa ating ekonomiya. Hindi po pwedeng lagi tayo nag-i-import ng ating mga produktong kailangan. Kinakailangan tayo magsimula, nabuksan natin ang ating manufaktura at industriya. Kailangan tayong gumawa ng mga bagay na ating kailangan. Paunlarin natin ang ating sakahan. Ang ating mga maghasaka, mangingisda, maghayupan, ipaunlarin natin dahil kailangan natin ang pagkain. Kasi ang dami nating kababayang nagugutom, marami natutulog ng hindi naghahapunan. Kaya tiyakin natin na magkaroon sila ng oportunidad na mabili yung pagkain kailangan nila. Yun ang kailangan malaman nila. And at the same time, dahil wala tayong pera ngayon, kinakailangan natin mag-impose ng wealth tax para sa mga mayayaman. Hindi pwedeng ang itataks natin ay yung mga mahihirap. Bauna tayo sa utang, walang pera ang mga taong bayan, kaya dapat kunin natin ang pera doon sa kung sino ang may perang hawak ngayon. Mag-impose tayo ng wealth tax para gamitin natin para sa serbisyo ng ating mga mamamayan, tubig, kuryente, maiprovide natin sa kanila. Mayor Isko Moreno, gaano ho ba kaimportante ang mga presidential debates? Napakahalaga po, sapagkat buhay po ng tao, ng mga kababayan natin, ang ating paglilingkuran sa 6 na taon. Ang mga nanonood ngayon, kayo po sa mga tahanan ninyo, sa mga cellphone ninyo, kayo po ngayon ng HR department. Kami po ay aplikante sa trabaho. Gusto mo naman ba mag-hire ng isang empleyado na hindi mo nakausap, hindi mo nakita, hindi mo nalaman kung anong karanasan, anong magagawa para sa iyong kumpanya, metaphorically speaking? I think ang mga kababayan natin ay karapatang marinig ang mga layunin ng aking kapwa kandidato. And you deserve that. You deserve to know what it's in our mind, ano yung nasa isipan namin, ano nasa puso namin. Maring kami may pagkakaiba-iba. But what matter most, eh, marinig nyo mismo, mga kababayan, sa bibig namin kung ano ang tunay na layunin namin at mga pangarap natin para mapataas yung antas ng pamumuhay ng tao. And I think debate, for that matter, is very important. It's like an HR department and applying for the job. Secretary Bert Gonzalez, sir. Salamat at may mga debate na ipapakita natin mayroon tayong magkakaroon ng pagkakataon na may palawanag sa ating mga kababayan ang pangailangan ng bagong sistema sa politika. Natutuwa tayo na kahit papano, may mga okasyon na ganito na ang pinag-uusapan dapat ay yung mga seryosong bagay na nakaka-apekto sa buhay natin at sa ating kinabukasan. Yan ay nakikita kung walang mga debate, halos walang panahon kaming mga kandidato na magpaliwanag kung anong nararapat gawin, anong ating ideya sa lipunan, anong ating tinatanaw, bakit tayo ganitong bansa hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon ang mga politiko natin hindi nabibigyan ng pagkakataon para ipaunawa sa ating mga kababayan na kailangan maging parang persuade tayo, walang naghahamangad na, wala pa nagsasabi na kailangan maging persuade ng Pilipinas eh. Eh yan, hindi naman tinataba sa sweepstakes yan. Kailangan niyang pinaplano. At ako ay lubos ang aking tiwala sa ating mga kababayan na kung sila ang ating lalapitan, sila ang ating kakausapin, sila ang ating papaliwanagan, magkakaintindihan. Madedefine natin ang kinabukasan together. Senator Ping Lacson. Napakahalaga ng debating tulad nito, no? Kasi level ang playing field.
Walang tutor, walang script, pati cellphone, pinagbawal nyo pa. So walang makakapag-Google. So dito masusukat, maaarok yung wisdom ng bawat isa sa amin. At hindi lamang yung wisdom, kundi yung grasp sa mga issues, no? Current issues, past issues. Dito ma-unearth. Hindi lamang wisdom, hindi lang kaalaman, kundi pati karakter minsan lumalabas sa mga debating katulad nito, hindi ba? So dapat talaga encourage pa natin na magkaroon pa ng ganitong klase ng debate na face-to-face at sana kami lahat na andito. Hindi pa yon, dapat sana dagdagan nyo ng konti yung oras kasi yung isa't kalahating minuto talagang bitin na bitin kami, hindi namin mailatag yung aming programa, yung ating mga platforma. Sa susunod, sana gawin natin maski 2 minuto man lang ang pagsagot. Maraming salamat. May advice si Senator Ping. Oo nga, Sen Ping, you have 30 seconds to go. But anyway, huwag na lang po. Mr. Faisal Mangondato, sir. Maraming salamat at napakinggan rin. Mahalaga po ang isang debate para malaman ng ating mga kababayan ano ba talaga ang kailangan sa sitwasyon ngayon sa ating bansa. Ano ba ang mga dinadala ng mga kandidato na kailangan masaliksik mabuti ng ating mga kababayan? Dahil po, pag nagkamali po tayo ng pagsulat, 6 na taon po natin dadalhin sa ating buhay. Kaya po, sa dinaladala ng ating pagkakandidato dito sa lumang kaayusan at sistemang ito, paniwala ko po, hindi masusolusyonan lahat ng mga sinasabi ng mga kandidato dahil po wala sa General Appropriation Act ang lahat ng mga sinasabi nilang babaguhin nila dito sa ating gobyerno. Marami pong salamat. Dr. Jose Montemayor. Okay, on the contrary, no, hindi mahalaga. No, unang-una, hindi debate ito. This is not the classic debate, no? Walang contrarian approach. Unang-una, tama yung sinabi ni Senator Ping Lacson, no? Walang time, eh. You are constrained. Yung brain mo, nagpa-fire pa lang, titigil na kaagad. No, kung may brain ka. Oh. Pangalawa, plataforma, napakalabo. Yung ganitong klaseng debate, hindi mo kagaya nung exchange namin ni Calyodi, hindi namin masyadong na-discuss yung issue. So, this is not the debate. It may be, well, a forum, but this is not the classic debate that we expect. Pero kahit sa ganun pa man, nagpapasalamat ako sa CNN. Ito pa lang ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para makilala niyo ako, Dr. Joey Montemayor. Well, Dr. Montemayor, too many questions and too many candidates. There are 9 out of 10 present tonight. Siguro kung mas konti ang kandidato, kung may run of elections, then you can have the classic debate as we do in the United States, for example. But we do appreciate what you're saying. And as a matter of fact, you were able to do a rebuttal earlier. Thank you so much, sir. Okay, Manny? Now let's move on kay Senator Manny Pacquiao naman. Napaka-importante po ng ganitong debate. In fact, ako po ang nag-request ng face-to-face na ganito dahil para po makita natin yung sinseridad ng isang tumatakbo. Makita natin yung purity ng kanyang puso. Dahil maraming, pagdating ng eleksyon, daming nagpapanggap eh. Daming, kunwari, mabait. Kunwari, hindi makabasag pinggan. Alam mo, maraming mga kandidato nagsusuot pa ng kulang lang, punit-punit na damit para isuot, para sabihin mahirap. Kaya importante po talaga ito dahil maipahayag mo yung plano mo sa ating bansa. Kasi hindi ito kinabukasan mo lang, kundi kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating mga Pilipino, kasama ang aking Vice President na si Lito Atienza. Marami po kaming plano para sa ating bansa at gusto naming ipahayag sa inyo na talagang kailangan solusyonan na sa panahon ngayon dahil grabe po talaga ang korupsyon dito sa bansa natin. Wala po tayong pag-unlad na inaasahan
hanggat nandyan ang korupsyon. Yan po ang pinaka-cancer ng bansa natin na dapat nating putulin at ipakulong ang mga kawatan at nagsamantala dyan sa ating gobyerno. Kaya po, kailangan sumipot tayo sa mga ganitong imbitasyon para malaman ng taong bayan yung tunay nating hangarin at layunin na mapaunlad natin ang ating bansa. Maraming salamat po. And Vice President Lenny Robredo. Napakahalaga po ng mga debate. Gaya po ng sabi ni Senator Ping Lacson kanina, pagkakataon ito para marinig kahit sa sandali yung aming mga plano. Pero more than marinig yung aming mga plano, level ang playing field dito, magkakatabi kami. Ito yung pagkakataon ng taong bayan para suriin yung aming demeanor, makita yung aming karakter, pwedeng matanong kami tungkol sa aming track record. Yung number one ingredient din ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times. Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. So kahit mahirap, kailangan nandyan ka, kailangan kaya mong harapin yung mga itatanong tungkol sa'yo. Kailangan kaya mong masagot kung ano yung issues laban sa'yo. Hindi ka magtatago. Kaya para sa akin, ito yung pagbibigay halaga at respeto sa taong bayan na maghahalal sa'yo. Napakahalaga ng eleksyon, napakahalaga ng debate, pero bigyan mo ng oras mo kasi yun yung pagpapakita mo ng respeto sa proseso. And finally, Secretary Ernie Abelia, sir. Opo. Noong isang araw po, may kausap akong tiga UPLB, may master siya doon. She's a farmer, a very successful farmer. And napag-usapan po namin ang kahirapan at ang sagot niya sa akin, poverty is destiny. Talagang taken aback, no? Kasi mantakin mo, ganun ang kanyang attitude. So it's very, very important po talaga yung debate para marinig natin kung saan talagang nanggagaling ang tao. Una-una po kasi, meron tendency, lalo Pilipino, na iniisip natin ang kahirapan ay swerte. No, dahil sa swerte yan. Pero hindi po, ang kahirapan ay dahil sa mga maling mga pulisiya na ginagawa ng mga sa bayan, ng politiko, ng mga negosyante. So mahalaga po talaga na magkaharap tayo para mailatag, makita at madinig natin kung ano talaga yung nasa puso at mga plano. So yun po ang ating gustong mangyari. At kung hindi po naman kasi ito power play, you know. This politics is, although they say it's addition, but it's not a question of power play. It's a question of respecting one another also, respecting the electorate, and respecting our own points of view para mailatag ng husto. Ito po ang gusto natin makita, isang mapayapa, isang makatarungan, at isang masayang bayan na kung saan ay mangyayari yan pag lahat tayo ay lumahok. Candidates, all the reasons you gave tonight are exactly the reasons why CNN Philippines organized this debate. Your campaign is in full swing. You have your supporters on the ground cheering you on. You also have your campaign donors. The Bureau of Internal Revenue states you can keep campaign donations, but because they are considered income, they are subject to tax. So this is the show of hands. Show of hands candidates specific to excess campaign funds. Which of you agree that unused campaign funds should be returned to donors? I'll repeat the question. Which of you agree that unused campaign funds should be returned to donors? Raise of hands. Okay, lahat nagtaas ng kamay except for Mayor Isko. Because I Mayor Isko, go ahead. Microphone, please. Oh. Because I have to be fair with the Filipino people. Hindi ako nagsoli ng binigay sa akin tulong sa kampanya na sobra, ngunit dinupad ko ang aking tungkulin bilang mamamayan na magbayad ng buwis. That's why wala akong moral ascendancy to answer the question in favor. So I have to remain of what I have done in the past, and I don't know what I'm going to do in the future, and I hope that someday, somehow, the new sets of Congress, the Senate and Congress, for that matter, should pass a law that requires this kind of questions later on, so that we can resolve it properly and fairly. But what matters most, you pay your tax. That's important. A question, Dr. Montemayor. Eh, paano naman po yung $15 million na binigay ni Bill Gates? Isosolid niyo po ba yan?
I'm sorry, sir, $50 million na binigay? $15 million that were donated to Mayor Isko, as I read in the papers. Is that a campaign fund? 50 million pesos po, sir. At yun po yung sinasabi ni Mayor Isko. Bill Gates po, walang peso si Bill Gates. Mr. Montemayor, with all due respect to you, I have high regards to you, but I want to show you. Ito po, yung resibo ng BIR. Ito po, resibo, hindi po gawang rekto. Isa lang po yung tanong what po. What I'm saying is that lang. There is no such thing as $15 billion. Di ba, $15 million. Dollars. It is prohibited by law. Bawal po tumanggap ng mga ganong klaseng... So wala pong ganon? Wala po. Okay. It's not true. I don't know where did you get it. In the papers, I think, it's all over the papers. 15 million pesos po. $15 million. Well, I beg to disagree with the gentleman, the doctor, that there is no such thing. And we will be honest and fair. I'm satisfied with that. Salamat naman po. At, okay. Yes. Thank you. Thank you. 50 million pesos po ang naibigay kay Mayor Isko. Ang pinakita po niya yung resibo para sa binayarang income tax. All right. We are asking 9 presidential candidates questions you want answered. It is our job to scrutinize their past choices, political ideology, as well as their personal and professional history. We want to know the principles they value because after all, they are seeking the highest office of the land. Back after a short break, keep it here on CNN Philippines.